What is appalling is the fact that when we ask questions kay Sergeant Mayo, no, he answered it without batting an eyelash, no, at to a point that he even stated na ito ay isang moro-morong kaso. No? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Madudulas din niya. Na he was in Bambang. He confirmed. Sabi niya nasa Bambang. There's already a decision dismissing Sergeant Mayo. How about the criminal case? Criminal case has been filed by PDEC, sir. Sa prosecutor's office or with the appropriate courts already? I believe, sir, it's already in the appropriate court because... Kasi BJMP ng attorney niya eh. Yes, Your Honor. Sino ba dyan si Sergeant Mayo? Sino sa inyo si Sergeant Mayo? Okay. Under oath na siya, no? Wala pa po. Okay, sige. Paki-administer mo lang yung... Please stand, Sergeant Mayo and all those on the Zoom. Lahat po kayo. Lahat, pati yung katabi mo. Pati yung katabi po. Lahat. Lahat ng nasa Zoom. Can you hear me? Yung pong katabi ninyo na detainee, pakitayo din po. Stand up. Lahat po ng detainee. Please raise your right hands. Tayo po yan. Repeat up after me. I state your name. Do hereby swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Okay, you can now bring down your right hands and sit down. Okay. Pwede bang tanggalin mo yung mask mo, Sergeant Mayo? Okay. State mo lang para sa record yung iyong personal na circumstances. Pangalan, address, okay, rank. President of Manggang Market, Imba Nueva Ecija. Okay. Nasaan ka noong October 8, 2022, mga bandang alas 12 ng tanghali. Pwede mo nang tanggalin siguro yung mask mo habang sumasagot ka. Yan. Nasaan ka ng October 8, 2022, bandang alas 12 ng tanghali? Nagahangi. Sir, sige, nandito naman ako. Nasa may Bambang, Santa Cruz, Manila, Your Honor. Oh, Bambang, di ba? Narinig ko lang yung Bambang eh. Yung Bambang lang narinig ko. Pwede ba pakiulit mo, ano, Sergeant Mayo, yung sagot mo? Sa kay Bambang, malapit sa Bambang Market, Your Honor. Okay. Meron ka bang ano? Meron ka bang SUV na Montero na kulay silver? Your Honor, I invoke my right again self-incrimination, Your Honor. Because I already facing criminal charges. Hindi, ang tanong ko lang kasi naman kung meron kang silver na Mitsubishi Montero
na ikaw ang may-ari na hindi alam ni Lieutenant Chusongko. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Ikaw ba ang may-ari nung WPD Lending Company? Nagahangi. Nagahangi. Madudulas din niya. Na he was in Bambang. He confirmed. Sabi niya nasa Bambang siya. Yun ang gaya ng statement ni hindi, sabi ni Susongko nahuli si walang mayong nahuli. Nahuli ay atadero. Kasi sabi naman ng iba na hinap. May October 8. Mr. Chair, may... Yes, sir. Wala naman. Yara Eli. Were cases already filed against General Mayo, Sergeant Mayo? I said the cases against Sergeant Mayo was filed by, were filed by PDEC, not the SITB. Criminal and administrative cases. Administrative cases, sir... There's already a decision dismissing Sergeant Mayo. How about the criminal case? Criminal case has been filed by PDEC, sir. Na sa prosecutor's office or with the appropriate courts already? I believe, sir, it's already in the appropriate court because... Kasi BJMP ng attorney niya eh? Yes, Your Honor. So if he requests for his physical presence, it should be through the judge in which the case is under. Yes, Your Honor. Tama. Kasi kung ako ang magtatanong, kailangan physically present dahil may makikita ka sa kanyang mga demeanor. Eh. Tama? Yes, Your Honor. So, Mr. Chair, pwede po bang magtanong? Go ahead, Congressman Ako. Mr. Mayo, can you hear me loud and clear? Naririnig mo ba ako? Yes, Your Honor. Yes. Alam mo na ba? Naisip mo na ba ang mangyayari sa'yo? Hindi ka pwedeng mag-invoke ng right to remain silent dahil hindi pertaining sa kaso ito eh. Alam mo na ba ang mangyayari sa'yo? Hindi, Your Honor. Ano? Hindi po, Your Honor. Hindi. Ako... Na-charge ako ng multiple murder in 1995. Inilaban ko yung kaso ko, 19 years thereafter, nanalo ako sa Korte Suprema. Hindi ko alam kung may pag-asa kang manalo. So, una, may pera ka bang panggastos sa abogado mo? Meron ba? Invoke my right to remain silent, Your Honor. Ah, hindi naman tukol dun sa kaso mo ito eh. Hindi maapektuhan yung kaso mo, iho. That's why you cannot invoke your right to remain silent. Di ba? Hindi naman kung sa kami. Ang pinag-uusapan natin, yung mangyayari sa'yo. Kaya nga. Di ba, Iho, naisip mo na ba yon? Naisip mo rin ba kung ano mangyayari sa pamilya mo? Ano? Apology, Your Honor. I invoke my right to remain
remain silent. Mr. Chair, ayaw ko na. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Sergeant Mayo, ito siguro naman pwede mong sagutin ito. Napakasimpleng tanong. Ano ba yung ikinaso sa'yo? Remain silent. Kaso. Ano daw? Pakiulit mo nga, ano yung kinaso sa'yo? Ano? Murumurong na kaso, Your Honor. Murumurong na kaso. Pwede bang ikwento mo dito sa amin kung ano yung murumurong na kaso na sinasabi mo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. O, hindi naman kami ang nagsabing murumuro. Ikaw naman nagsabi ng murumuro. So, ibig sabihin, saan ka ba na-aresto? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Na-train na. Last na lang, last na lang. okay. Hindi, kasi gusto lang nating malaman sana kung ano yung ikinaso sa'yo eh. Yun lang naman. Diba? Sigurado, alam sa akin, ikaw nagsabi na moro-moro yung ikinaso sa'yo. Eh kasi mayroong moro-moro 1 version, meron ding moro-moro 2 version. Na siguro, pwede mong sabihin lang sa amin kung ano yung kinakaharap mong kaso. Yun na lang. Ano yung kinakaharap mong kaso? I apologize, Your Honor, but I look my right to remain silent. Sige, magbalik mo na yung mask mo. Sino ba yung katabi mo? Si Mr. Atadero ba yung katabi mo? Kayo po ba si Mr. Atadero? Yes, Your Honor. Sit down? Yes, Your Honor. Mr. Atadero, ikaw ba ay may-ari ng WPD Lending Company? Ay, ito na lang. Ikaw ba ay inaresto ng PDEG? Kasi hindi mo naman pwedeng hindi sabihin hindi ka na-aresto. Nandiyan ka na, may BJM pink t-shirt ka eh. Diba? Ikaw ba ay inaresto? Nakasuhan. Apo, Your Honor. Saan kayo naresto? In book, my room. Okay. Sige, salamat. Your Honors, I think we won't be able to elicit. Yeah, well, okay, you may now have the floor, Congresswoman Luistro. Mr. Atadero? Sino nagturo sa iyo ng right against self-incrimination? Mr. Atadero? Sino po ba nagturo sa inyo ng right against self-incrimination? Maari po bang malaman kung sino abogado nyo? Sabi nyo po, tinuro sa inyo nung abogado nyo nang isasagot, I invoke my right against self-incrimination. Mari po bang malaman sino po yung abogado nyo? Attorney Jan Mosquera, ma'am. Attorney Mosquera. And I understand you are being assisted now by your lawyer. Kayo po ba ina-assistihan ngayon ng inyong abogado? Wala po yung lawyer. And
Did he give you the permission to disclose his name on this investigation? Kayo ho ba'y pinahintulutan na banggitin ang pangalan niya? Wala po kayong sound. Okay, kung ayaw nyo pong sumagot dun sa mga questions ng ating mga members of representative dito, can you at least tell us? Bakit ho ba kayo nandyan sa BJMP ngayon? Bakit po kayo nasa BJMP ngayon? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Sir Chair. Yan. Okay, thank you, Congresswoman Luisto. Congresswoman Castro. Mukhang wala na tayong makukuha sa dalawang ito, no? Kasi yung kanilang right. So, ginagalang naman po natin yun. Sabi po ng ating mga taga-PNP, ang PDEG po ang nagkaso sa kanila. Tama po ba? Colonel General Karamat, ang PDEG po ang nagkaso sa kanila? That's affirmative, ma'am. Yes. Ano po yung kinaso ng PDEG? Sino po yung pwedeng sumagot? Ano po yung kinaso ng PDEG kay Major, kay Sergeant Mayo at saka kay Judel Francisco? For Judel Francisco, ma'am, Your Honor, the return warrant of Orisa drug case in Region 7. For Sergeant Mayo and ni Atedero, there are three cases, violations of Section 5 and 11 of RA 6975. Okay. So, bakit po kaya nasabi ni Sergeant Mayo na moro-moro yun? Or, kasi Mr. Chair, no, siguro gusto ko lang ipa-inform at sabihin natin, wag po natin gamitin yung moro-moro kasi po ito po ay discrimination against our brother Muslims. Kaya yung salitang moro-moro ay hindi dapat na ginagamit. So siguro may iba pa tayong dapat na gamitin ito. Wag po yung moro-moro kasi discrimination po against our Muslim brothers. So tingin niyo po ba ano yun, trump up case? As indicated by Sergeant Mayo, General. Your Honor, we submitted to the court all our documentations and it is up to the court to decide. Okay. As so, what case is that? So hindi po yung Trump up case dahil meron kayong matibay na ano? Yes, sir. We establish. Yes, ma'am. We establish the fact that Sergeant Mayo really is taking care, good care of that 1.32 drugs. Okay. And we have filed the case in court. So all the documentations as required by law were submitted to the court, Mr. Sir, Your Honors. Complaint okay. Po yun. That's why when you filed the case, when you were inquisited, the prosecutor accepted our filed case. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Castro. Wala talaga tayong makukuha ng information dun kay Sergeant Mayo at saka kay Adate Atadero. No, but what is appalling is the fact that when we ask questions kay Sergeant Mayo, no, he answered it without batting an eyelash, no, at to a point that he even stated na ito ay isang moro-morong kaso, no.
So it is not for the committee to decide kung ano nga ba yung kaso niyan, but we know, no, that criminal charges have been filed. In fact, admin cases was already decided earlier. Na dismiss na si Sergeant Mayo. So dalawa kasi yung issue eh. Yung issue dito una na nating for the last 4 hours pinag-uusapan natin ay yung Sergeant Mayo arrest and the apparently alleged cover up, di ba? Yun ang ating, kaya nga yung mga tanong natin dun sa mga personalities involved were actually geared towards establishing kung meron nga bang cover up tayong nakikita o wala, no. Pero sa initially what we can say, because of the striking inconsistencies in the statements made by the officers, eh medyo we can deduce more or less na merong ganung klaseng hindi ko masabing plano, kundi ganung klaseng strategy, no. Another issue which is also baka nakakalimutan kasi natin ay yung pagpuslit nung shabu na more or less 42 kilos ng shabu na kung saan ay kitang-kita sa ating video na ito ay ikinarga sa sasakyan ng mga PDEG operatives, di ba? At na-identify doon base na rin sa mga affidavits that the committee received, no, na ang personality involved diyan ay ito si PSMS Lorenzo Catarata at saka si PSMS Rebosora. Tama ba 'yon? Ano masasabi mo doon na ano ba 'yung PSMS? Senior Master Sergeant. Senior Master Sergeant. Okay, Sergeant Rebosora. Ikaw ba 'yung nagkarga ng bag doon sa puting kotse? Good afternoon, honors. Is he under oath? Naka-oath ka na ba? Kasama ka na kanina. Okay. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon, sir. I am Police Major Sergeant Jerwin H. Rebosora. I am assigned at PDEGS last 2019. I am a decorated police officer. I received awards during the administration of Sir Karamat, and we happened to bust a drug big hole of shabu and neutralize Chinese nationals, Your Honor. And there was no malice and accusation being imputed against us, you know. So I say, Your Honor, that was just a diversion tactics, Your Honor, part of alleged cover up. So ang ibig mong sabihin na Sergeant Rebosora, hindi ikaw yon nagkarga ng bag doon sa... Hindi po, Your Honor. Okay. Okay. Tanungin naman natin si Master Sergeant din, ano? Master Sergeant Catarata. So, ikaw ba yung sinasabing, ang nickname mo ba ay Enzo? Sir. Are you under oath? Yes, sir. Okay. Lahat yata sila under oath. Eh. So, your nickname is Enzo? Yes, sir. Ikaw ba yung may-ari ng kotseng puti? Hindi po, sir. Sinong may-ari nun? Hindi po alam, sir. Hindi mo alam sino may-ari ng kotseng puti? Nandun ka ba sa WPD Lending Company noong October 8, 2022? Sa perimeter, sir. Pwede bang tanggalin mo yung mask mo? Ano? Nandun ka ba ng October 8, 2022 sa WPD Lending Company? Yes, sir. Sa may labas, sir. Sa? Sa may labas lang, sir. Sino kasama mo sa labas? Yung mga IFLD, sir. Paki-identify mo. Sino yung mga yan?
Si ano sir? Sino-sino kasama mo? Sila ano sir? Sila ano sir? Sila si Tata Rebusora sir, si sino si si Master Sergeant Rebusora. Si iba pa sir, si tsaka may iba pang mga ano. Ang unit mo ba ay PDEG? Yes sir, IAPL. Okay. Sir. Yung operation na 'yon kasama ka? Hindi po sir. O yan o ginagawa mo ro, hindi ka kasama ro? Pinapunta lang kami din sir. Sino nagpapunta sa inyo? So ang ibig mong sabihin, ikaw PDEG pero NCR ka? No sir. Okay, sa IFLD siya, yung Intelligence Foreign Liaison Division, IFLD ka. Yes, so hindi ka kasama sa operation, pero nandoon ka. Ano po, yun po yung practice sir. Pinapapunta po kami doon pag may mga huli sir. Pwede bang pakisabi mo sa amin kung sino nagpapunta sa'yo doon? Sir, ano eh, mini-message lang kami na may huli sir. Kaya sino nag-message inyo? Paano ba mini-message yan? Ini-email ba yan? Tinitext sa inyo? Binabiber o ano? Ano, sa messenger lang sir. Messenger. Oh. So may nagpadala ng message sa messenger. Oh, sino yun? Your Honor, di ko na po maalala kung sino yung exact na tao. So, pero nasa messenger mo? Wala na po yung ano eh. Dinura mo na? Hindi po. Pero sabi mo, message eh sa inyo, di ba? Yes, ini-establish natin kasi yung practice nyo eh. Di ba? Gaya ang ano, sabi mo, messenger. Ngayon, di mo na matandaan. Kasi sir, wala na kami dun sa, ano sir eh, yung sa IFLD, kaya wala na rin kami dun sa group, sir. Hindi. Pero alam mo yung October 8, 2022, hindi pa namang ilang buwan pa lang nakakalipas yun eh. At ito isang malaking issue. Do not tell me na hindi mo ma-recall o matandaan ang mga sirkumstansya kung anong nangyari nung mga araw na yon. Maaring makalimutan mo yung mga pangalan, pero yung nangyari, siguro malabong mangyaring makakalimutan mo yon. Nandun lang po kami sa labas, sir, nag-observe. Okay. Nasa labas kayo. Yes, Your Honor. Kayong dalawa lang ni Rebusora. Kayong dalawa ni Rebusora nasa labas. May iba pa, sir. Sila, ano, sir? Sino pa? Pag-alanda. Sino ba nan? Sige na, sabihin mo na kung sino para... Kasi silang dalawa lang ang magkabody here. Oh, alam mo, malaki yung aming detention center dito. Malamig naman. Kaya walang problema. Kaya pakisabi mo lang kung sino... Saan natatanda mo si Rebusora lang? Pero meron pang iba ka mo, di ba? Sino? Kasama mo ba dyan si Sosongko? Hindi sir, sila po yung operating. Okay, so hindi. So, sige, isipin mo mabuti ha, kung sino yung mga kasama mo doon ha, parang ayaw mong sabihin kung sino eh. Pero anong oras nga pala yun? Dumating ka doon? Nasa apidabit mo, di ba? Nag-submit ka ng apidabit? Sir, wala po, sir. Oh. So, anong oras ka nandoon? Sir, sorry sir, I invoke my right against self-incriminating. Okay. Sige. Si, dito naman tayo kay Rebusora. Anong unit mo, Master Sergeant Rebusora? Your Honor, I am under IFLD, Your Honor. IFLD rin, parehas kayo ni Katarata. Opo. Okay. Anong ginagawa mo doon? Hindi ka naman kasama sa operation. Yun, Your Honor, po nung ano, Your Honor, practice na po yun pag may huli. Pupunta po as joint operationer to include mga PDEA, Your Honor, kasama rin po doon, custom, yung local police. Mm-hmm. Pupunta po doon. And we are instructed also by Sir Portera, Your Honor. Anong oras ka nagpunta doon? Hindi ko exact yung oras, mga lunchtime, Your Honor. Lunchtime? Opo, kasi... Ang kasama mong pumunta doon, kasama yung pumunta doon, sino?
nagmotor po ako, Your Honor, doon sa hanggang sa Blooming Tree, tapos sumakay po ako sa kasama ko. Sino ang kasama mo? Sila ano? I feel personally, Your Honor, sila Alonso, Your Honor, yung itim na kotse. Si Alonso? Yes, Your Honor. Membro ba siya ng IFLD o membro siya ng SOU? I don't know kung sa NCR siya, Your Honor, but definitely we are detailed under IFLD, Your Honor. Okay.